Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pag-apala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo na ika-22 na linggo ng kanimang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. At ang mga intensyon ng mga nakaisa sa atin sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube at pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrosposting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo at para sa lahat ng mga naapektuhan dahil sa bagyong Hana at ng habagat. Mga kapatid, ayon pa sa sulat San Pablo sa Taga-Tesalonica, bubuhayin ng Diyos ang lahat ng mga namatay na nananalig sa ating Panginoong Hesus o pangisama sa Kanya. Sa ating ebanghelyo ngayon ni San Lucas, ipinapahayag ng ating Panginoon ang kanyang plano sa pagiging Mesiyas na kanyang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha. Ang mga inaapi ay kanyang bigyang laya, ang mga bulag ay makakita at ipahayag ang taon ng kabutihan ng ating Panginoon. Sa buhay natin, kinakailangang isentro ang ating mga puso at isipan sa ating Panginoon. Ngunit sa mga sandali natin nagkukulang at nagkasala dahil sa ating kainahan at karupukan, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti yung tinataglay, gawin mong sa aming kaluubay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pagunlad ng aming pagsunod. Sa panampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog. At ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsusubaybay sa amin at pagkukup. Kasama sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ang tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayo mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayon, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoo'y papurihan itong lahat sa daigdig. Kahit siya ay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino mang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Sa puon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay papurihan pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan, gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinaguga ng araw ng pamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag sila'y makakikita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Nilulon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinaguga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" tanong nila. Kahit sinabi ni Jesus, "Walang pasalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamitin mo ang iyong sarili. Sabihin ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum." At nagpagtuloy ng pagsasalita si Jesus, "Tandaan ninyo, walang propitang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahonan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitungin sa Israel, noong kapanahonan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat nang nasa sinaguga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng 22 na linggo sa kanilang panahon. Ito yung pagpapahayag ng ating Panginoong Jesus na ang kaluuban ng Diyos ay tungkol sa kaligtasan ng lahat. At wala pong pinipili. Kaya sinasabi niya ang kasunod sa kanyang pagbasa sa aklat ng Propeta Isaiah, ang tungkol sa ginawa ng 2 propita, si Elias at si Eliseo, na mga propita ng Carmel. Si Elias ay kanya pong tinulungan ang biyuda
ang balo ng Sarepta ng Sidon. Ang mga taga-Sidon, hindi po yan tanggap na tanggap ng mga Israelita sapagkat tinuturing silang mga taong sinumpa. Kaya nung sinabi na tinulungan ni Elias ang taga-Sidon, sila po'y nagalit. At lalo na, maraming kitungin sa Israel, pero sa panahon ni Propita Eliseos o Eliseo, ang pinagaling niya ay sina Aman na commander ng hukbo ng mga taga-Syria. At alamin natin ito mga taga-Syria, sila yung sumakop sa mga Israelita sa norte ng Israel at binihag sila sa panahon ng exile, pinatay at pinahirapan. Ang mga buhay ay ginawang bihag. Kaya lalo silang nagalit. Pero hindi nila maunawaan na ang kaligtasan ay para sa lahat. Sapagkat naparito naman ang ating Panginoong Hesus upang iligtas tayo at bigyan ng buhay na ganap at ikasiyasya. Kaya nga sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo sa taga-Tesalonica, Kapitulo 4, versículo 13 hanggang 18, sinasabi niya, nabubuhayin ng Diyos ang lahat ng mga namatay na nanalig sa ating Panginoong Hesus upang isama sa ating Panginoong Hesus Nazareno na siya ay pinatay pero sa pangatlong araw siya ay nabuhay muli at kanyang dalhin ang lahat na kanyang iligtas sa buhay na ganap at ikasiyasya. Sapagkat sinasabi pa sa Salmo 93 ngayon, paparito ang Panginoon upang hatulan niya tayo at kung tayo narapat, ay bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Sa ating pagkinig ngayon sa mga pagbasa, atin pong napakinggan ang tunay na tunguhin ng Panginoong Diyos na siya ay Diyos na nagliligtas at hindi siya Diyos na nagbibigay ng parusa o dili kaya nagsumpa sa lahat ng mga taong marurupok, mahina at lagi nagkasala. Bagkos hinihikayat niya na ang lahat ng mga tao sa kanilang karupukan at kahinaan, binibigyan ng pagkakataon magbalik loob at mangumpisal at magkaroon ng pagbabago upang sila ay manumbalik muli na maging bayang kanyang tinubos, kanyang pinagpala, at dahil pinabanal ng kanyang pagpakasakit at kamatayan sa krus, tayong lahat ay maging mga taong hinirang sa bagong bayan ng Israel o bagong Jerusalem o bagong Israel na kung saan lahat tayo ay mapabilang sa pinagharian ng Diyos. Ang pinagharian ng Diyos ay ibig sabihin dito, mamuhay sa kabanalan, mamuhay sa pag-ibig sa Diyos higit sa lahat at sa pagmamahal sa kapwa-tao gaya ng pagmamahal sa sarili at laging gumagawa ng mabuti sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng kabutihan at pag-ibig. Kaya, kung sa buhay natin tayo ay laging gumagawa ng kabutihan, sumasa atin na ang diwa ng Diyos. Kung tayo ay may adhikain para sa kabutihan ng lahat, ang adhikain ng Diyos ay naisabuhay na natin. At kung tayo ay nagbuklod upang laging mag-iisip ng kabutihan sa lahat, magkaroon ng habag sa ating kapwa, awa, patawad at pagtanggap at tunay na pagmamahal, ang Diyos na may habag, awa at pag-ibig ay sumasa atin na at maghahari na sa ating mga puso. Naway, mamuhay tayo sa kabutihan, sa pag-ibig at habag at malasakit sa ating kapwa upang ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating mga puso. Amen? Purihin natin ang Diyos.
Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinanggihan ni Jesus ang sarili niya mga kababayan. Tanggapin natin siya ng may panampalataya at manalangin tayo sa kanyang pangalan. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipahayag ng may katapangan at isabuhay ng may paninindigan ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo sa atin, naway mapagtanto ng sandaigdigan ang bukal ng tunay na karunungan. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga Kristiyanong magulang, naway maging matatag sa pagsunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay, naway madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kailangan. Makapangyarihang Ama, walang sinuman sa amin ang makalalapit kay Kristo kung hindi mo ito ipinagkaloob. Gawin mo kaming isa sa Kanya upang makapiling ka namin magpa sa walang hanggan. Amen. Magsayo po muna po tayong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo batid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagwasbas na sa aming tumutubos. Upang ang ginanap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na makakaloob, pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan. Sa iyong kanang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong may tampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan.
Kahit ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa namang nalisisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbungunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan niyang Espiritu yung banal, ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kawan may dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan niyo anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng managaling na utos at turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilaysalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi po ng pari ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Oh.
Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating po na September 7, araw po ng Huwebes, sa ganap na ika-anim po ng gabi, makiisa po tayo. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsasalo-salo sa pagkain mong bigay ay humiling na lakas mong inilalaan upang ang kanang loob namin madagdagan sa paglingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, banal na misa kina sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno at naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na way ang inyong panalangin na dinggay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga hirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Ngayon na po, ang puwasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na puwasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Pong Jesus Nazareno. Niagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kalingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan mitang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalawang imahe, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na may maalala ng pangako sa binyag na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglay ng kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka na Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.